Hi guys, welcome back to Nokianas Channel. Share ko lang itong mga recently acquired kong mga 3.75 1/18 action figures. Na yung kailan kasi medyo napapa 6 inch ako, Marvel Legends, mga MCU. So this time nag-decide muna ako na mag-concentrate muna sa 1/18 scale. Kunin yung mga rare na wala pa ako, tsaka yung mga kulang ko pa sa collection. So, hindi ko naman kasi sila kumpleto lahat yung ano, characters. So, anyway, umpisahan natin dito kay Wolverine. Pogi, no? Ano to eh, by accident lang to eh. Nagla-live selling si ano? Si Ventures Collectibles. Nung pagkabukas ko, nakita ko ito na, nakasalang si Astonishing Wolverine. So 400 siya, so inano ko na, minine ko na. Since may kukunin naman ako kasi dun sa shop niya sa Shopee, nasa add to cart to eh, si Snook, Supreme Leader Snook. Ano siya, articulated yan. Hindi siya yung sa quartz link na 5 points of articulation. Yeah. Tama si Snook, ano yata to? 320 yata to sa Shopee. Back to Wolverine. Okay, ito si Wolverine, Astonishing. Compare lang natin yung sa kong Wolverine. Jim Lee. Yeah. Medyo mas malaki yung braso na ito, no? Ang alisawa lang sa ano, at least may isa pang Wolverine. Tapos ang pinagkaiba niya itong ano eh, meron siyang forearm cut. Yan, imbis na sa yung isang Wolverine, dito siya sa may wrist articulation. Okay, pareho namang maganda. Pang ano lang, alternate. Wolverine, 400 ko na kuha to sa kanya. Tapos si Snook, 320. So next naman, ito si Riddler, Spin Master. Napanalunan ko siya sa ano, live selling ni ano, Toys ni McCoy. Okay, tinanong sa, ang tanong niya, may pa-contest yun. Tinanong niya eh, ang tanong niya, ano, what's ano yung tunay na pangalan ni Nightwing. So, sabi ko, Dick Grayson. Ayan, nanalo ako, Riddler. Thank you. Tapos, nung medyo patapos na yung live selling niya, ito naman, price. Wow. Price din niya to. Na-first up yun eh, yung Riddler. Ito, nung ano niya, live selling niya. Ito nung second half na, yung patapos na. Nakapila sa, ano to, sa giveaways niya na contest. So, gusto ko nga sana yung message, gusto ko nalang bilhin. So, ginalingan ko na lang. Ngayon, napanalunan ko naman. Yung question lang niya eh, ano, yung pinagawa lang niya eh, is kung sinong una makapag-type ng number 24. Ayun naman. So, eto siya, no? Ano ko lang yung articulation. Yun yung leg niya, yung head niya. Left and right swivel, no? Tapos yung jaw niya, oh, may articulation. Tapos ball yung shoulders niya. Tawag dito, merong swivel dito sa waist swivel. Tapos yung T-crutch back. Ewan ko, hindi masyadong makakaano to. Yung sa likod. Tapos meron siyang, ito pa pala, may articulation pa yung buntot. Bali ano to, vintage to siguro. Yung mga dati pa mong X-Men to. Vintage to. Pwedeng-pwede siyang isali sa line mo na Marvel Universe.
3.75. So, next naman to si Predator. Nakakaya naman kay Bossing. May dalawa akong price. Wala naman akong nabili. So, kinuha ko na to si yan, Predator. Jungle Hunter. Wait lang. Ito yung nga pala yung ano, yung packaging niya. Bale. Yan. Jungle lang. Walang masabi yung Jungle Hunter. Yan. Made by Kia Toys. Yan. Bale, dati kapag gusto magkaroon na ito, ito ang mahal dati na ito eh. Siguro, 1.5 something, gano'n. So, nakuha ko lang siya ng 900. Okay, sir. Thank you. Ganda ng details niya. Articulated. Astig nga. Okay. Next naman, itong si Red Ninja. Napanalunan ko siya sa bidding sa isang G.I. Joe toy group. Mr. Mark. Yan ang sabihin yung apelido. Baka yung iba dito sa kanila ay magpabanggit. So, thank you sir. 600 ang nakuha ko siya, 600. Sa bidding. Pogi, no? So, dalawa na ngayon yung Red Ninja ko. Ninja ko. So, meron na siyang henchman. Si Electra. Ganda na Electra. Wow! Okay. Next naman. Si Dr. Apra, Star Wars. Ganda din ang mukha. Ay, kapo. Articulated din siya. Maganda rin articulation niya. Sa Star Wars nga pala, hindi ako masyado kasubaybay sa movies nila. Hindi ako masyado familiar. Pero gusto ko na rin silang mapanood. Nag-try ako manood sa mga sa YouTube yung mga movies nila, movies in minutes yung review, ganyan. So hindi pa rin ako gano'n talaga kapamilyar pagdating sa Star Wars. Kasi Dr. Apra, nakuha ko lang to sa Shopee, 900 sa SG Sulit Goods, yan yung pangalan ng ano shop sa Shopee. So after that, si ano naman, si Ray. Star Wars. Si Ray Jaco. Ayan. Ano siya? 5 points of articulation. Excuse. Ito nga pala yung ano niya. Yung packaging niya. Ayan. Si Ray, nakuha ko lang siya kay Northern Legends sa Shopee. 400. Kunin ko itong isang ano. Ito. So, maganda yung head niya. Gusto kong ilipat sana dito sa articulated na version. So, mag-i-stay naman siya, kaya lang hindi mo ma-turn, ma-le-left-right yung head niya kasi mahuhulog. So actually ganun na nga nangyari nung tinry ko yan. So nagkaroon tuloy siya ng blemishes sa mukha. Ang huwag kong makikita rito sa yun. So, siguro, advice ko, ganyan na lang siya. Maganda naman siya kahit,
wag nang ilipat sa ano. Hindi siya ganun ka-compatible. Nagsisip naman yung ulo ron. Kasi magkaiba yung ano, ayoko nang buksan. So, ayan. So, next naman yan. Pagkatapos ni Ray, si ano naman, ito tayo kay Storm Shadow POC. Ayan, nakuha ko rin to sa Shopee kay Blink Collectibles sa Shopee account. Nakuha ko siya ng 700. So loose na to. Anim yung swords niya eh. Apat lang yun sa akin. Tapos wala na yung backpack niya sa likod. So okay lang naman kasi bahala ko lang talaga siyang i-ano, for kit bash lang purposes. So dati ang bahala kong ilagay is ito. Si uli ni Storm Shadow. Yan, medyo malapit na sa skin tone. Pwede na rin. So, bahala na kung anong gawin ko dito sa figure na to, o kung benta na lang or trade. Bahala na. So, next naman, si Chris Pratt. Si Owen. Yan. Ng Jurassic World. Nakuha ko to via trade kay Sir Brents. Nalagyan ko siya ng jacket ni Indiana Jones. Yan. Yan lang. Baka medyo naging nalapad. Or what? Bahala na. Actually, pinalitan ko yung ulo na ito. Kasi pinagpalit ko yung ulo nila. Kasi mas mukha ni Chris Pratt yung isa eh. Isa yata si John Pratt. Mas pogi ito. Galing siya dito. Pinagpalit ko. Merong dito kitang-kita yung skin tone difference na sa leeg. Dito naman, hindi naman masyado. Okay. Sa trade ko nakuha ito kay Sir Brents. Okay, thank you sa mga nakaka-deal. Next naman, si kung nakuha ito, Baris OP sa Happy Corner. Pagpunta kasi yung pamangkin ko ron sa Green Hills, yan, kinuha niya na to. 950. May paparating akong loose eh. Baka bitawan ko na rin to. Ganda siya. Next naman si Buzz Lightyear. Kapit niya yan, no? Nakuha ko to sa Ayala Mall. Sa Pilis, sa Marikina. Marikina Kainta. Ganun. 300 siya, hindi 450. Kasi nung last time eh, sa Mega Mall meron siya 300. Nagmamadali, hindi ako nakabili. Nung one time napunta kami sa Ayala, so nakita ko meron doon. Siya lang ang 450 doon. Yung iba 300 na. So tinanong ko doon sa staff, sabi ko sa Mega Mall, ano, 300 na lang yun eh. So pin-rise check siya. So binigay naman sa akin ng 300. So medyo bukas na to eh. Okay. Ang cute ng figure. Ball yung shoulders niya. Pati na rin yung hips. Ball.
Ang problema lang, wala siyang elbow, elbow articulation, tsaka knee. Kung meron sana, ang ganda eh. Tsaka wala rin wrist. Tapos yung ano niya, helmet niya, yan, pwedeng ano, taas baba. Tapos sa likod niya yung matawag dyan. Basta yun na yun. Si Bas. Compare natin siya dito sa ating ano, isang special guest. Si Mega Man. Bakit nila pareho magkatabi? Okay. So, ano tapos noon? May binili lang ako ng ano, light stand. So, para sa 118 figure. Binili ko to kay Anime and Toy World sa Shopee. 55 pesos. Hindi ko pa siya nabubuksan. So, testingin ko kung compatible siya. Bali, next time na. Okay, guys. Thanks for watching. Okay. Thank you. Bye-bye. Special shoutout nga pala kay Sir Bamchan Leongco, sa friend kong ayaw magpabate, tago na lang sa pangalan Francis B. Sa Team Low Pro Axe Gang, especially Miggy Messina, Abunay Jet Mercado, Ron Kaisen, JP Mateo, ayun, mga madalas ko silang makadil. Sa nagsasabing nga pa ng patay ng 118 scale, ito lang masasabi ko. We don't die, we multiply. Peace.